sobrang magkapat ka sa akin. Nung minsan na tinawagan kita, tiniyak mo sa akin na nasa mag-asawang De La Vega ang anak ko. Hindi ka ba nagsisinungaling? Bakit naman ako magsisinungaling sa iyo? Sabi sa akin ni Sister Matilde, mali ang ibinigay mo sa akin na impormasyon. Pakiusap, Mrs. Jimenez, huwag ka na magsinungaling. Yung bata na inampo ng mga De La Vega, siya bang anak ko o hindi? Nariyan siya. Kinukumbinsi ang daddy mo na hindi niya ibinenta ang alahas, kundi ninako sa kanya. Nakita mo na kung gaano siya kawalang hiya. Siguro ibinenta niya yon para ibigay ang pera sa lalaki niya. Anong nabalitaan mo tungkol kay Oscar Montalban? Lahat. Na marami siyang pera, isa siyang milyonaryo at walang problema sa pera. Wala siyang kahit anong utang o pananagutan. Siya na talaga ang lalaking karapat dapat sa akin. Hello, tita. Ano yun? Tumawag ako para sabihin sa'yo na sa Biyernes na yung party. Ngayong Biyernes? Oo, bakit? Natatakot ka ba sa mami ko? Huwag kang mag-alala. Patutuloyin kanya rito. Hindi mo naman kailangan makipag-usap sa kanya. Hindi. Walang problema. Pupunta ako. Magsuot ka ng maong at maskara. Kailangan yun. Diyos ko, ito rin yung bahay na pinasok ko nun para nakawan. Ito yung bahay ni Senyora Maria. Hindi ako maaaring pumasok dito. Magandang gabi. Hayun si Mami. Siya ang gusto kong una mong makilala. Hindi, huwag mong isuot yan. Mami, yan na lang. Sumunod ka sa akin. Mami? Siya si Nando. Siya ang aking nobyo. Anong problema? Bakit magkakilala na ba kayong dalawa? Alam mo bang napakaganda mo ngayon, Soraya? Kahit sino ay hindi maniniwala na nagkasakit ka. Matagal na panahon din ako nagkasakit. Pero umasa ako na balang araw ay gagaling din ako. At dumating na nga. Opo, Papa. Matagal na tiniis yun ni Soraya. Gawin mo siyang halimbawa, anak, at tularan mo siya. Hindi, Papa. Hindi po pareho yun. Hindi naman ako binibigyan ng pag-asa ng mga doktor. Ang masama pa, nag-aalangan silang operahan ako. Napakahina ng loob mo, anak. Gusto kong palakasin ni Soraya ang loob mo. Para kumbinsin ka. Okay lang naman ba sa iyon, Soraya? Siyempre naman, Oscar. Ang totoo, masaya ako na makatulong kay Alicia. Ayos lang yun. Hindi ba mas maganda kung hindi tayo masyadong formal? Siyempre naman. Hindi kami magkakilala, Maria de Los Angeles. Ang pangalan mo ay Nando? Ang pangalan ko po ay Fernando, pero ang tawag nila sa akin ay Nando. Ikinararangal ko po, Senyora. Ay, natutuwa ko makilala ka at maligayang pagdating sa bahay na ito. Ituring mo tong sayo ito. Tutal, ikaw naman ang malapit sa aking unika, iha. Ipakikilala kita sa asawa ko, kaya sumama ka sa akin. Ang galing, nagkunwari pa silang hindi sila magkakilala. Pero hindi ako papayag na basta nila ako maiisahan. Siya na ba yun, iha? Oo, siya na nga. Hello! Narito na ang star ng party! Palakpakan niyo naman ako! Salamat! Kamusta ka na, tita? Mabuti. Nagtataka nga ako kung bakit ngayon ka lang pili. Hinintay ko pa kasing sunduin ako ng pinsan ko, si Bernardo. Bernardo? Hindi mo na ba siya naaalala? Hindi. Wala kang sasabihin, pakiusap. Huwag mong ipapahalata sa kanila na nakilala mo ko. Tumahimik ka lang, gayahin mo ang ibang bisita. Huwag mong sasabihin sa anak ko na tinutulungan kita. Hindi niyo to dapat malaman hanggat hindi pa tamang panahon. Pwede mo bang gawin yun? Opo, Senyora, kung yan ang gusto niyo. Nando, hindi ko alam na magkaibigan kayo ni tita. Hindi ko rin po alam na anak niyo pala siya. Noon pa man parang naalala ko na siya. Ngayon, alam ko na kung saan. Doon po sa pinto ng teatro. Alam ko na rin po na tututol kayo na ipagpatuloy ko ito. Ang pakikipag-usap sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi po ako karapat-dapat kay tita. Alam niyo na nagbebenta lang ako ng ticket ng loto. Na nakulong na ako dahil sa pagnanako sa bahay na to. Mabuti pa po umalis na lang ako. Hindi na ako makipagkita sa kanya. Hindi, nandito. Halika. Natutuwa ako na nandito ka sa bahay. Para sa akin, karapat-dapat ka. Senyora, maaari po ako makipagkaibigan sa kahit sinong babae.
Huwag lang po sa anak niyo. Huwag ka muna magsalita nandito. Ikaw ang pinakamahalaga para sa akin. Nagkataon lang na, yun nga, hindi lang nila maiintindihan ito. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito, pero kailangan kong gumawa ng paraan. Tayong dalawa, haharap tayo ngayon sa asawa ko.